Yamaha 2 stroke ba motor mo at naghahanap ka ng wiring? So panoorin mo to. So yun mga kabiker, good morning sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. At ito na yung pinakahihintay nyo na part 2 ng ating wiring diagram. So kung mapapansin nyo mga kabiker, meron tayong motor dito. Yung part 1 na hindi ko natuloy sa kadahilanan na na-reformat ko kasi yung camera at hindi ko na-save, nabura yung part 2 na gagawin ko. So dito natin gagawin sa actual, no? So bago tayo magsimula, panoorin nyo muna to. Black red. Dito black red. Black red. Then, susunod, meron siyang white green. White LB, no? So yun mga kabiker, hanggang doon na lang muna tayo. Abangan nyo yung part 2. So medyo nalito tayo dun sa rectifier natin. Akala ko accessories yung black wire doon. So ground pala yun yung black. So yun mga kabiker, napanood nyo naman. Medyo maikli lang yung pinakita natin. Pero ilalagay natin yung part 1 doon sa description natin. Panoorin nyo na lang yung link, no? And then, doon sa pinakita kong video, makikita nyo doon na mayroong mga connection na may connection na yung stator, may connection na yung susian, may connection na yung rectifier, may connection na rin yung battery. And then, kung mapapansin last part ng video, na sabi ko nalito ako doon sa kulay black na wire, pero tama naman ako, ground yun, no? And then kung mapapansin nyo sa drawing doon sa last part, may mga connection na yung mga tail light, headlight. Nga lang, yung part 2 natin is nabura ko, no? Itutuloy natin dito, hindi na siya drawing, kundi actual na dito sa motor. Kaya ito, kung mapapanood nyo yung part 1, pinakita ko yung pinakatangki nito. Same din naman to. So ito yung mga CDI type na Yamaha RS, no? Yamaha RS100, and then meron siyang torque. Meron pa yung motor nun, may torque sa to. Simulan na natin mga kabiker. So ayan mga kabiker, nandito na tayo. At dito natin gagawin yung part 2. Yung mga hindi ko na-explain, kasi nga wala na yung part 2, dito ko na i-explain. So lahat ito, bubuksan natin para makita nyo na yung sinasabi ko sa part 1 ay tugmang-tugma dito sa wire na to. No? Mag-start tayo dito sa stator, papunta ng susian, sa may ignition, papunta sa tail light, kasama na yung signal light. And then, kung may oras pa tayo, hahabol pa itong switch natin sa headlight. So, start natin dito sa may stator para makita natin yung wire. So, tatanggalin muna natin itong tooty tank niya, no? Yung iba kasi, mga old na Yamaha, yung plastic na parang baso. Ito, sa may parang sa side cover na nilalagay. Na nakagandaan dito sa Yamaha na ito, built-in na dibukas. Lagyan wow! Bisagra. Ayan. So, ito yung tuti. Ito yung kabitan niya. Natanggalin muna natin ito para makita natin yung wire. Tanggalin sa bato natin kasi may horse yan. Ayan mga kabiker, itong wire na ito, ito yung battery niya, no? Nakakaliit lang kasi nga bakit maliit yung battery niya, ito hindi pa siya na-convert ng ano yan, 6 volts pa kaya maliit yung battery niya. So kung mapapansin nyo doon sa part 1 natin, check ko lang, no? Meron tayong black red na wire doon, white green pulser, yellow red, white, tsaka black yung ground natin. And then yung sky blue ito, na sinasabi ko papuntang speedometer. Yan yung neutral switch, no? Ito yung neutral switch. Ayan. So tama tayo mga kabiker. Panoorin nyo lang yung part 1 nito. Yung mga wire na sinulat ko at nilagyan ko ng mga connection. Yon. Next tayo. Dito tayo sa CDI.
Ayan yung CDI, meron din siyang black red. Ayan, same. Meron din siyang white green. Same. Meron din siyang black. Ayan, brown. Pero magkaiba na sila, no? May orange na dito. Ito naman yung papuntang ignition coil. Ayan, kung maalala niyo yung part 1 natin. Ito, dedirecta ito sa positive ng ignition coil. Dito, itong ignition coil na to, nandito yung orange na nakakabit. Ito yung coil feed. Kung sa Honda to, ang same na kulay nito is yung black yellow. Coil feed yon papuntang ignition coil. Itong yellow red, dedirecta ito sa rectifier. So, dito naman tayo. Ito yung light coil. Ito yung red-yellow. Ayan, may yellow-red na stripe. Same dito. So, didirekta yan. And then, itong white charger. From stator to rectifier. Ayan. White. And then, yung red. Red, papuntang battery yan. No? Positive. And then, itong black, kasi nasabi ko na nalito ako. Kasi minsan, nalilito ako sa Honda, no? Minsan, ang accessories kasi ng Honda, black. No? Kaya nalito ako, akala accessory wire to. Ground to, mga kabiker. Ang accessories wire ng Yamaha is brown. Yan. So, malinaw na tayo doon. From stator to rectifier to CDI, nakita na natin yung connection. Ayan. Sa battery naman tayo, meron na rin, positive. Kung din yan, black at saka red lang yan. So, pinalitan lang ng wire. Ayan. Ginamper lang yan. Ayan, oh. Pinalitan lang naman. Ito yung red. Ayan. So, kung magwa-wiring kayo mga kabiker, ang pwesto ng fuse before the battery, may fuse siya. Kaya, sip ang battery natin pag nag-short, ang unang tatamaan is yung fuse muna bago yung battery natin. Kasi kadalasan, yun ang pag walang fuse, direct agad sa battery. So, magsushort siya, babagsak yung volts niya. Papacharge na naman natin nun. No? So, tail light tayo, tail light. Ang tail light is yung kulay blue na wire. Tignan natin dito, kung dito. Itong wire na to, ayun. So, papansin nyo, ito, lumabas na siya rito. Yan. Yan mga kabiker, ang tail light kulay blue wire. Yan. And ang brake light, itong yellow. Yan, yellow ah. Kikita nyo, yellow ang brake light. And then yung ground is yung black. Yan. So, tignan natin tong yellow kung saan papunta. Kung tama nga ba yung sinasabi ko. Check nyo ah. Yellow. Dapat makita natin ito dun sa may preno natin. Ikot tayo. So, ito yon. Itong wire na to. Ayan. Yun, ayun. Itong yellow. Siya na yan. And then, meron siyang brown. Ano yung brown? Accessories wire yon. Pag sinusiyan mo yung motor, magkakaroon na ng power yung brown. And then, pag nagpre-preno, ayan, magdidikit yung dalawang yan. So, iilaw na yung tail light natin. Sa ignition coil, hindi ko napakita sa inyo yung orange, di ba? Kaya, loob. Nasa loob siya. Ito. Yun. Papunta siyang ignition. Ito yung ignition. Orange. Ayan. Ito natin ulit. Ayan. Makita naman natin na yung tail light nasa ilalim. Siya nga ito. Ayan. Siya yun. Papunta doon. Yun yung tinatapakan natin na may spring sa preno. Ayan. So, dito naman tayo sa signal light. Kaputol na, oh. Ayan. So, signal light. Bakit iisa? Wire. Ito yung wire nung sa positive. Kailangan talaga nakatape yan. Kasi, ito, yung wire dito, nakadikit na sa body ground yan. Kaya iisa. Dapat dalawa yan. Nakadikit na sa body ground to kasing metal part niya.
eh ang ground natin is connected sa metal part ng ating chassis. Ayan. So mapapansin nyo, may green dito. Ayan. And then ito, no, I think hindi siya black to, no. Pero pinalitan na dito. Tama yung green. Kasi yung sa may right signal natin. Ewan ko kung baliktad to, no. Kasi green, tama. Sa may right signal natin is green. And then sa may left signal is yung brown. Pero black yung nilagay. O nangitim lang, no? Sa signal light, kung hindi ako nagkakamali, mga kabiker, sa right turn signal is yung green. Sa left turn signal is brown. Ayan. Iba yung brown sa accessories, ha. Baka sabihin nyo, nakaano sa brown to, iba. Ayan. So tapos na tayo sa tail light. Connection niya, and then yung function niya. And then itong signal light, paano bang ang nagpapunction to? Itong signal light, mga kabiker, itong positive na dalawa. Ayan. Doon sa selector switch natin, yung switch ng signal light natin, yung left at saka turn, meron doon wire na feeding na idinidikit niya to. Pag nag-right turn ka, ang ididikit niya sa positive na coil feed, ito, siyempre yung right na ilaw sa signal light mo. And then, pag switch mo naman sa left, didikit naman itong wire na to. Itong linya ng wire to, didikit naman dun sa accessories, no? Na nakakonek dun sa flasher relay. Ito yung flasher relay natin. Ayan. Ayan, kaso wala na siyang ano, flasher relay. Ito yung connector niya. Ito, mapapansin nyo, itong accessories, itong brown na to, and then meron yung brown. Ayan, ayan yung papuntang flasher relay. So, ito, connection nito sa brown, at saka dun sa green, at saka brown na signal light natin. So dito yan, sa pindutan na yan. Ito, yan. Yun yung connection nung flasher. So, doon naman tayo sa susian, bago tayo pumunta rito, kasi bubuksan din natin to. Sa susian tayo, ayan, yung katulad ng sinabi ko, meron yung apat na wire. Ayan, hindi makita rito. Ayan. So, kung sisilipin mo, ayun. Meron siyang makikitang doon black and white na wire. Ayan yung kill switch. Same sa Honda. Meron siyang red, same din. At saka yung brown. Makikita nyo brown. And then, yung sulok na yon is black. Ground yun, black. So, ang pagkakaiba lang ng Honda at saka Yamaha, ang ground ng Honda is green. Ang ground ng Yamaha is black. Ang pagkakaiba rin nila sa accessories, ang accessories ng Yamaha is brown. And then, accessories ng Honda is black. Four wires. Ayan. So, punta na tayo dito sa switch niya para makita natin yung connection nung high and low at saka yung mga signal light. So, buksan muna natin to. Switch niya, no? So, bubuksan natin yan para makita natin yung connection niya. Para sabihin nyo, hindi naman totoo yung sinasabi ni Kabiker, eh. Ayan, papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Lalawagan na natin konti. Ayan, no? Sobrang kalbo na. Hindi na kumakapit yung screw. Pero dito sa isa, siguro okay pa. Yan. So yan, nabuksan na natin, mga kabiker. Kung mapapansin nyo, may makikita ko yung mga kulay dyan ng wire. Ayan. Ayan. Itong yellow, blue, green, at saka yung yellow na may red. Ito. So, ito yung switch ng headlight. Ito yung high and low. Pag nakaswitch yan, ayan, halimbawa yan. Pag switch mo, magkakaroon ng feeding itong headlight natin. Ayan.
Ito kasing yellow red galing sa stator yan. Pagitan ng stator at saka rectifier. So kung bubuksan nyo yung wiring nyo, naka-splice lang yan. Naka-splice dito sa rectifier at saka stator. Magkadugtong yan eh. So ito naka-splice to. Output niya papunta rito sa switch papuntang para magkaroon ng power yung ating mga headlight. Kasi nga stator drive to. Kaya power niya sa ilaw is galing pa rin sa stator. And then kung mapapansin nyo, merong green, yellow at saka green dyan. Yung yellow at saka green na yan, yung green, yan yung low beam. And then tong yellow, ito yung high beam. No? High beam. Ito hindi yung kwanto ha, hindi yung brake light to. Iba to. Iba yung linya nito. So, ang talagang wire ng headlight ng Yamaha, katulad nitong mga RS, is yung high beam yung yellow, low beam yung green. Yan, malinaw sa inyo. And then, kung mapapansin nyo, itong blue, ito yung tail light natin. Kaya pag nag-switch na ito, sinits mo na itong headlight, yan, nag-on ka na, iilaw na yung tail light natin. Kasama ng iilaw yan. No? Pag umaandar na yung motor natin, hindi mo naman masisindi yan kung hindi umaandar yung motor natin. Kasi stator drive pa rin siya. Yan. Malinaw na sa inyo na yung function na itong apat na wire ay nandyan. And then, kung mapapansin nyo rito sa signal light, ito yung switch ng signal light. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang wire dito na, nakikita nyo, pink. Ayan, pink. Kitang-kita, no? Pink. Ayan. Sa kulay black. Ito yung ground. Itong pink na to, papunta sa terminal ng busina. Ito, itong pink na to. So, ito yung button nyo. Ayan. And then, itong black, ground. No? Parang ano yan eh, yung busina, pag dinirekta mo sa battery, yung positive lagay mo sa red, yung black ilagay mo sa green, mag-iingay na yan. So, ito ang magkoconnect nung button niya. Ayan. So, yung tinanggal natin signal light kanina, ito, meron dyang green. Para makita nyo. Isa lang naman ang switch na ito eh, dito lang sa kaliwa. Kaya madali lang buksan. Ayan. Ayan. So makikita nyo. Ayan o. May brown. Makikita nyo yung brown. Ayan. Kasama nung pink. Magkatabi sila. Ayan. So, pink, black, ground, tsaka yung brown at tsaka green sa huli. Ayan, oh. Kaya nga, yung doon sa signal light natin sa dulo, pinalitan na yung brown doon, ginawang black. Ayan. Ito yung sa may right turn signal. Ayan. So, lahat ng wire na ipaliwanag na natin, itong pink na to, papuntang terminal ng busina, yung isa, and then yung isa ground. And then yung isang busina, pipiding na nung accessories yun. No? Kaya nga, may brown dito sa signal light to. Hindi yung light brown, ha? Kasi pag light brown, ito, tulad nito, ito, light, hindi na siya ganong brown, ito, brown na brown. Ito, yung accessories. Ayan, sa may flasher. So, ibalik na natin. Yan, binalik ko lang yung lumalapat na bakal dito sa wire para hindi siya bogal, no? Tsaka yung screw, binalik ko na. Alangan naman kayo pang magbalik, nakakaya naman mga kabiker. So, yan. Ilagay ko muna dyan.
And then papakita ko naman yung headlight. No? So sa headlight naman tayo. So itong headlight binuksan ko na mga kabiker. Ito. Ayan. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, yung ground is yung black. Ito yung high beam yellow, ito yung low beam green. Tama ako no mga kabiker? And then nilain natin, wala na connection tong. Ito. Ilain ko yung wire ng signal light dito. Ayan, putol na, no? Hindi na nakabit. Ayan, no? Actually, ang ginagawa kasi ng Yamaha, sa dulo, black. Katulad dun, bago siya pupunta sa ilaw, black. Black na siya. Kaya nga, may mga signal light kayong makikita na yung wire is dalawang black. So, yung isa dun, positive, no? So, silipin nyo na lang sa loob. So, ito positive to. Ito yung brown. So, ako, nakakonekta sa brown. So, nawala na yung connection na ito, no? Ayan. Sa signal light. Sa power ng signal light. And then, nilabas natin yung accessories. Ito yung accessories. Ayan. So, itong accessories wire. Maraming nakakabit dito. Pero ito, nakakabit to dun sa connection ng flasher relay. No? Sa switch ito naka ano ito naka-connection sa meron wire dito palabas sa switch para pag nag-turn left ka didikit yung left ng wire nito and then pag nag-turn right ka yung ito naman yung didikit na wire. So yun kaya binuksan ko to para makita nyo at yung pink na sinasabi ko ito putol na siya oh. Ito yung papuntang busina. Nakita ko yung pink. Putol na siya. Hindi na nila kinabit. Papunta ng busina tong pink wire na to. Dun sa positive. No? Dun sa isang terminal. Papunta ito. And then yung sa part 1 natin kung makikita yung light blue. Hindi ito yung light blue eh. Sa may speedometer. Meron ditong light blue. Ito, anin ko yung wire na ito. Ito, wire ng speedometer to. Ito. Ito yung light blue. No? Kaya pag nagpinaandar mo to, itong light blue ito, neutral switch ito. Sa neutral switch. Dito na connect speedometer natin. Ito yung pinaka-panel niya kasi, manit lang. Yan. So, yun lang mga kabiker. Yun mga kabiker, nabuo na natin yung video natin. Meron na siyang part 1 at meron na siyang part 2. Pinakita ko sa inyo yung mga connection niya. And then yung sa part 1, kinumbine natin. At tama naman yung wire natin mga kabiker. At dun nga pala sa mga nagpapa-shoutout mga kabiker, ganito na lang ang labanan natin. No? Halimbawa itong video kong ito, kung sino yung maka-first 10 na makaka-comment, halimbawa, pag napanood nyo kaagad yung video natin, sasabihin nyo doon, first comment. Yung unang-unang makakapanood at nag-first comment, pag hinard ko na yun, yun yung isa-shoutout natin. First comment, and then sasabihin nyo yung pangalawa, second comment. Ayan. Hanggang sa 10th comment, unahan lang yan mga kabiker. At yun yung isa-shoutout natin sa susunod na video natin dito na may upload. So, yun yung paraan para ma-shoutout tayo mga kabiker kasi hindi ko maharap mag-ano ng shoutout. And then, yung sa mga ina-upload ko sa page natin, dito na rin mag-comment para minsanan na yung shoutout natin. So, yun lang. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then, ito yung lagi nyong magkakalimutan na i-click nyo yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung bagong uploads natin. So muli mga kabiker, thank you sa inyo sa suporta nyo lagi. Muli, salamat sa panonood and God bless.